Hello! Today po, na-inspired akong maligo. And na-inspired din akong mag-makeup at mag-ayos. Pero, I mean, technically, hindi po maayos ang buhok ko. Actually, ang aking panali ay yung, alam niyo yung parang accordion lang na, yung parang sa tali ng telepono, nilagay ko to. Anyway, magpapakita ko po sa inyo yung aking usual na daily makeup tutorial pag may pasok po ako. So just to let you know guys, just to give you a brief background, makinis po yung mukha ko nung parang elementary days, high school, college. Tapos nung nag-move po ako dito sa States, nagkaroon po ako ng hormonal imbalance. As in, tinagyawat ako. As in, there's no space for new pimples. So yung may mga insecurities dyan about your acne scars, your acne, I feel your pain. Kung makikita nyo po ng malapitan, marami po akong mga butas-butas pa sa ayan, no? Kita nyo ba yan? Yung mga acne scars pa ako, no? Pero tandaan nyo, huwag kayong makinig kung kani-kanino. Kasi ganun din ako eh. I battled with acne for about 5 years. And kung ano-ano yung ginagamit ko, nag-proactive pa ako. Kung alam nyo lang, ang dami kong ginamit, pati likas papaya. Pero nothing worked. So, hanggang sa pumunta ako sa dermatologist ko, and then OB-GYN, pero that's another story. And then we were able to tackle that and attack the main source, and we were able to correct it. Pero hindi ganun, huwag kayong magmadali na mawala yung mga acne scars nyo. No? Kasi tandaan nyo, 5 years, ako 5 years worth of acne yung kailangan kong burahin. And hindi yun mawawala in 1 year, in 1 week, in 1 month. So, it takes a lot of patience, it takes a lot of time. And I know the insecurities that you're going through, especially pag nakikipag-usap kayo sa mga tao, and feeling nyo hindi sila nakatingin sa mukha nyo, nakatingin sila sa pimples nyo, kasi napaka-distracting. Pero I'm with you. So if you feel like it, I can give you advice. I'm not a dermatologist, I'm not a doctor, but I can share my experience. I have polycystic ovaries. I mean, I shared that with my sister, and then my sister, kung makita niyo yung mukha ng kapatid ko, she used to have the same issue, pero nawala yun. Anyway, nag-prep na ako ng mukha ko, naglagay na ako ng moisturizer. Actually, what I do on my face every morning is, I'll show you how, kung paano ko naglilinis ng mukha. Pero ang ginagamit ko talaga na cleaner is Saranghae, which means I love you, in Korean, sa Saranghae. Yan po ang ginagamit ko. And then ginagamit ko rin po yung kanilang brush. And then after that, sandali lang ha. And then, where is that? Sorry. Twice a week, gumagamit ako ng, twice a week. 3 times a week, gumagamit ako ng scrub. Ginagamit ko yung Clinique 7-Day Scrub Cream. This is safe for 7 days, pero every day mo siya gamitin, pero every 2 days lang ako nag-ano. So, 3 times a week ko lang siyang ginagamit. Marami pa akong mga ibang ginagamit, pero yan yung mga go-to facial cleanser ko, no? Tsaka yung scrub. And then, once a week, gumagamit naman ako ng Neo Peel. So, ito yung parang pinaka Neogen. Ito yung pinaka peeler ko. Para siyang glycolic peel. Actually, glycolic peel siya na very, very mild. Yan, Neogen. Bio Peel. So, ginagamit ko ito once a week. Just to, para ma-peel lang yung, ma-rejuvenate lang yung skin ko. Tapos mawala nang mawala yung mga acne scars. Ayan, kita nyo naman, diba? Malalalim pa yan, oh. Oh. Anyway, yan yung mga go-to ko para, kasi ang dami kong ginagawa sa buhay, so hanggat maaari, konti lang ang ginagamit ko kasi mabilisan. At saka itong Saranghae, this is oil and foam cleanser, nourishing and moisturizing. So minsan pag nakakalimutan kong maglagay ng moisturizer, pwede na siya. Pero as we get older, we need to put more moisturizer on our faces. And then ang gamit ko naman sa aking mukha, marami rin akong ginagamit, pero yung go-to ka talaga akong mabilisan na Signature Club A 5 Essentials Cream for Face and Eyes with Plant Stem Cell Complex and Deep Penetrating Qsums. So, ayan. Nakita ko to sa Home Shopping Network, HSMA or QVC something.
And kung marami tong benefits, no? Parang all-in-one na to. May glycolic pill na rin siya. Safe for everyday use. Pinagamit ko to kay mama and papa. Kung makita niyo yung face nila, pumuti yung mukha nila, kuminis, bumata. So, very, ano ko to, recommended and promoted. And then the nice thing about this is, meron ka ng pang eye cream. So, ibabaw yung eye cream, sa baba yung facial cream. And this is good for, mga 4 months ko yata itong ginamit. Super dami. Kasi konti lang, it goes a long way. Hindi ko maalala yung mga prices nila, but I will, sinabi kong ano pangarap. Pero, try kong ilagay yung mga pricing. Kung gusto yung umorder, you don't have to order it, pero sinishare ko lang yung ginagawa ko sa buhay. So today, I'm gonna put my makeup on. Ang gamit ko talaga for my face is It Cosmetics. Paubos na siya. CC cream, your skin but CC plus cream, your skin but better, color correcting full coverage cream with anti-aging hydrating serum with SPF 50+. So ito primer, they advertise this as primer, moisturizer, concealer, at saka sunblock. So this is an all-in-one cream. Ito lang ang kailangan nyo. Full coverage siya, pero hindi siya foundation. It's a color correcting full coverage, pero full coverage. So, gumagamit ako ng flat brush. Depende, meron na akong beauty sponge. Pero super, ewan ko lang ah, super bilib ako dito sa ano, sa brush na to. I think this is better for this kind of moisture or foundation / CC plus cream. And this is in tan yung kanya. Ito, mga gamit na gamit na siya. I think almost 1 year ko na ito ginagamit. Ang tagal niyang mawala na maubos. This is $38 sa store. So, 2,000 pesos pero 1 year ko na siyang ginagamit. So, what I do is I put it on my palm hand. And then, yan yung kulay niya, no? And then, itatap ko lang siya all over. Agad maaari. Okay. And then, you just buff it. Make sure you buff it under your eye, under eye mo. And kung makikita nyo, no, ang makeup dapat, ano siya, hindi siya nakaka-alter ng mukha mo. It should enhance your face, not alter it. Okay, so make sure kakulay mo yung ginagamit mong foundation. At saka, alam niyo ba kung makikita niyo ako sa personal, meron akong mga uka-uka sa ilong. Yan. Kung makikita niyo. And then when you put your makeup, make sure nakasama yung labi, ha? Para magawa ka kasi ng ano, palette eh. Yan. At ilalagay ko siya dito muna para matipid ko siya. And then after that, lagyan niyo rin yung inyong leeg, ha? Make sure na pantay. Kung ano yung expose, make sure na pantay siya. Full coverage to. So, if you want more coverage and buildable. So, if you want more coverage, pwede kayong maglagay ulit, ilagay ulit. Pero wala naman akong pupuntahan eh. Trip ko lang. Anyway, tapos na tayo dyan. Let it sit for a little bit. And then, oh my God. Let it sit for a little bit. Kung baguhan kayo sa kilay, no, hindi yun, alam niyo ba, hindi ko na kailangan ng primer sa mukha kasi may primer na siya technically. Pero if you're super oily, make sure you add some primer pero dagdag gastos na naman yan tsaka dagdag layer sa mukha nyo. Okay, pero make sure pala na yung moisturizer nyo, let it sit before you add your foundation or powder or whatnot. Okay? Tapos, usually ginagawa ko, binabrush ko yung kilay ko. So, kung baguhan kayo, alam mo, brushing lang, like, make sure you brush it. Kasi, minsan pa naglalagay kayo ng foundation, nalalagyan ng ano eh, foundation yung mga kilay nyo. So, ang nangyayari, pumuputi siya. Diba? Kung hindi pa kayo marunong masyado dyan, just make sure you brush it para umitim siya konti. So, and then after that, gumagamit ako ng ano, ng... Diba? Nawala. Gumagamit talaga ako ng ano sa mukha, pero hindi ko siya makita. Oh my God. Anyway, don't worry about it kasi hindi ko siya makita. Tagal ko nang hindi nagme-makeup, promise. Tagal ko nang hindi nagme-makeup. Kasi hindi ako pumapasok. Medyo na-depress ako sa buhay. And then, ang go-to ko sa aking, ano, ito, 4 years na siyang ginagamit. Ang aking Laura Mercier.
Mercier, I don't know. Ayan, ito yung mga go-to ko sa mga everyday lang na look. Meron siyang tatlong color for your crease, for your brow bone, and for your lid. So, let me just use what I need to use here. Okay, so papakita ko sa inyo pag nagmamadali ako. Ginagamit ko lang yung daliri ko, no? So, I start with for the brow bones. Ito yung pinaka base natin. Mabilisan lang to, ha, promise. Make sure na pantay. Kita niyo ba? Yan, make sure na pantay siya. Yan. So, parang wala lang. Pero, ito kasi yung pinaka pamantay niyo ng, ano, ng makeup niyo. Para pantay. Ayan. And then, after that, talagyan ko siya ng, ano, ito. Itong pag-gold. So, from lightest to darkest ako. And then, tap, tap, tap. Lagay. Pagkatapos mong itap, saka mo siya spread. Ayan, saka mo siya spread. Pakita ko lang sa inyo yung difference, ha? And then after mo siya spread, gamitin mo na yung medyo dark. As ang gagawin ko lang sa dark, kasi ano to eh, grabe yung coverage ito eh, full coverage ito eh. Ayan, tap, tap, tap. Pagkatapos mong itap, halo-halo, blend it, spread it and blend it. Ayan na siya. So, nakita niyo yung difference. Mukha kong antok dito. Maganda lang yung mata ko kasi meron akong pilik mata. Before, I used to use, anong tawag dyan? Eyeliner. Pero, nahihirapan na ako. Kasi pag kailangan mo siya matulog ka sa gabi, mukha ka ng raccoon. Meron ka ng parang takalawit na itim sa ilalim ng mata. So, ever since naglagay ako nitong pilik mata ko, feeling ko ang ganda-ganda ko every morning. I think that's, yun din yung naka-encourage sa akin na wag nang mag-makeup. Ayan. So, nakita yung difference. And then, use it. Siyempre, papantayin ko siya, no? Teka lang, linisin ko lang to. Pantayin natin. Lagay natin sa kabila. Ganun din. Ayun, nalagyan ko na pala to. Okay, and then, same thing. Tap. Ikot. Simple lang. Yan. Spread. Tap. Spread. And then, ito ulit, yung dark. Mag-full, ano to, medyo pang beginner lang tong tutorial ko ngayon. Mag-full on tutorial ako once na ano. Once na makita ko na yung mga gamit ko. Ang tagal ko nang hindi nag-makeup, promise. Tagal na ako walang work. I didn't have to. Nasa bahay lang ako. Ayan. Meron ng ano dating. Yan. And then, kung gusto mong maglagay ng eyeliner. Marami akong eyeliner dito. Ang go-to ko talaga is Stila. Pero dahil wala akong Stila, dahil tagal ko na hindi nagagamit yun, kung gusto nyo ng liquid eyeliner, I would suggest Stila. If you want naman na parang pencil eyeliner, Makeup Forever, kung gusto nyo ng waterproof. Tapos kung, yun yung mga high-end brand. Kung mid-range brand naman, yung L'Oreal Paris, the Super Slim Infallible, ito yung medyo mura-mura. And or yung Rimmel exaggerate waterproof eyeliner. So gagamitin ko is yung Rimmel kasi ito yung pinakamadaling mabura. Mabura siya, okay. So how you do it is tuturuan ko kayo kung paano mag ano to, medyo matagal ko to na perfect ano. Magka-cut eye ako today. Yan, nakita niyo yung difference niya. May dating na yung kabila. Ganun ako dito. And just like you, oily yung mukha ko, so hindi ako naglalagay ng ano sa ilalim. So, maganda kasi pag meron kang eyeliner, it opens up your eyes. Lalo sa ating mga Pilipina, karamihan sa atin, mga chinita tayo. So, kailangan medyo bukas ang mata natin, no? Yan. Okay na ba yan? Medyo. Tapos kung may wink ka kasi, lalo pang umu-open yung mata mo. Yan. Ayan, open na siya. Yan. Tapos, para lalo pang umu-open yung mata mo, naglalagay ako ng parang, ang tawag dito is water liner, water,
ano to, waterline liner. So, medyo, medyo color naman to. Parang usual lang yung color, nilalagyan ko yung ilalim. Hindi ako maabot sa loob ha, kasi medyo takot ako, baka matuso ko yung mata ko. Tapos yun lang, para lang mag-open. Lalo pag ano, yung mga mata nyo bloodshot, kumbaga namumula yung ilalim. Lagyan nyo lang nito. Yan. Parang kukulayin nyo lang yung waterline nyo ng medyo light. Yan. So, itong brand na to is Maybelline Long Lasting Drama Light Liner. Hindi ako naglalagay ng eyeliner sa ilalim, tsaka mascara sa ilalim. Kasi, pag matagal na yan, nagmumukha kang ano, raccoon. Umiitim yung ilalim ng mata. So, I try to avoid that. Okay. And then, next is baking. Tawag dito baking kasi, ano eh, parang lalagyan mo siya ng pang ibabaw. Kasi, di ba, liquid yung ginamit ko. So, ginagamit kong baker, pampaibabaw, is IT Cosmetics pa rin. I'm a big fan of IT Cosmetics because it's organic. Mahal siya kung sa mahal, pero it lasts forever. Organic, tsaka very natural. And ang gumawa nito, ng line nito, ay isang plastic surgeon. And she has rosacea until now. So, gusto kong i-share yung video yan. Very inspiring yung kanyang story. This is called Je ne sais quoi, which in French means whatever. Whatever comes, parang ganun. And it's so nice kasi once you open it, it says, you are beautiful, you are it. Yes, so it's ang tawag dito, IT Cosmetics. So, and this highlighter slash contouring palette, very light to when you put it on your face, no? So, meron kang contour area, meron kang shining, shimmering, splendid, meron kang blush, at saka meron kang parang pore refining powder. Ito yung pinaka-topper mo. So, before that, actually, so ang gagawin ko muna is maglalagay ako ng, ibibake ko muna pala yung ano, no? Ibibake ko muna yung, lalagyan ko muna ng loose powder yung aking ano, yung aking mukha. Ito, kasi nga may paliquid siya, di ba? Pwede kasing mag-run yung foundation mo, lalo sa Pilipinas. Mainit pagpapawisan ka. So, how I do that is I use Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. So, it doesn't have to be, gusto ko kasi medyo may kulay kasi alam ko medyo hindi naman ako ganun kaputi. Ang ginagamit ko sa Pilipinas, puro light eh. Lahat kayo gusto nyo pumuti. I don't wanna say lahat kayo, pero a lot of, para 80% ng Pilipinas gusto pumuti. So, ako hindi ako ganun. Gusto ko lang kakulay ng balat ko. So, lagay lang ako ng konti dito and then buff it. And then tap, tap, tap. And then, buff mo lang ulit. So, basically, parang kinocover mo lang yung ano, kinocover mo lang yung part na nalagyan ng liquid. Para hindi siya, halimbawa, nabasa kayo sa labas or pinagpawisan kayo, hindi siya agad mawala. Okay? Ayan. After mo siya malagay, it's time for you to contour or for me to contour. So, as you can see, ang mukha ko ay mataba, pabilog, paoblong, lahat-lahat na. Malaki ang mukha ko. So, I always want to contour. How I contour is, of course, gagamitin ko itong brown. Kasi gusto ko to very light lang eh. Kasi pag nag-contour ka, pag nagkamali ka, ang hirap burahin eh. So, gagamit lang ako ng brush, you know, cheek brush. Which is, dapat ganito yung pa-shape niya. Okay? And then, you parang blowfish face. And then, lagay ka lang ng ano. So, how you find out which one is yours is pantayin mo lang siya. Ayan o. Kita mo, pantayin mo. Ganun din. Ganun lang. Gamitin mo itong panukat. Pero we'll get into that. Mabilisan lang to. Kasi nga very light to. So, talaga nilalagyan ko lang ng shadow yung gilid ng mukha ko. Ito hindi halata dito. Kasi when you go on a light, parang na ano ka ng ilaw, lalabas to yung pinaka-contour mo. Pero hindi siya halata pag IT Cosmetics kasi magaan lang siya. And then sa may ilong, dahil pangu ako, lagyan ko naman ng konti dito. Sa gilid. O, diba? At hindi siya halata. Hindi siya halata. Pero pag nasa ilaw ka, medyo parang meron dito, parang meron. Ayan na, medyo nagkaroon lang ng ano yung mukha ko. Nagkaroon ng shape kahit papano. And then after that, I'll use the pink, yung ano na to, yung blush. Again, konting ano lang. Lagay mo lang sa cheekbone mo. Diba, light lang yung ano niya. Tatalo, hindi ko muna siya nilagay no, para makita niyo yung difference sa kabila. Ayan, light lang siya. Nakita niyo ba? Meron siyang ano. May some
hint of, ano na siya, hint of blush, pero hindi pa rin halata, no? Then after that, kasi nga mataba ang mukha ko, gusto ko mag-pop yung aking cheekbones. So, gagamitin ko yung aking Shiny Shimmering Splendid. Actually, ilalas ko pala yan, sorry. Gagamitin ko muna itong pore refiner ko para lumiit yung mga pores ko sa ilong. Kita nyo naman, ayan. Ayan. Ayan, no? So, gagamitin ko muna itong pore refiner. So, pang iibabaw ko lang siya. Para lang maano yung aking mga pores, lumiit ng konti. Or illusion talaga, hindi na talaga liliit ang mga pores siya pag bumuka na. Illusion lang yun. Then after that, talaga yung aking Shiny Shimmering Splendid. Lagay lang siya dito, pang highlight lang. Yan. So ang maganda naman sa highlight, ang una makikita ng tao pag tinamaan ka ng ilaw ay yung nilagyan mo ng highlight. Madidistract sila kung meron kang mga pimples, meron kang mga uka-uka sa mukha. Madidistract sila. Kasi ang unang magpa-pop is yung nilagyan mo ng highlight. Yan. Ayan. Yan. So, mukha pa rin akong patay. Anyway, ang last is our lipstick. So, like I said, I go to work. Ito, Chipipay na brand to. Actually, ito palang ginamit kong It Cosmetics. I buy by Pores Blush, buy by Pores Press. Ito yung buy by Pores line nila. Sunshine in a Compact, and then Perfect Lighting Luminizer. Ginisekwa lahat to. And then, ang last natin is yung aking lips, kulay na natin. This is from e.l.f. Super mura nitong e.l.f. na to, ha, promise. e.l.f., I don't know if you're familiar with e.l.f., very cheap tong ano line na to. It's called Tinted Lip Oil. Medyo na-addict ako sa mga lip oil kasi tumatanda na ako. Yung mga lip tint kasi nakaka-dry pa minsan. So, this is really good, but it's tinted. Hindi siya ganun katagal mag-last, pero super mura naman yun. So, pwede kang maglagay na maglagay kung wala kang magawa sa mundo. So, lagay lang ako. And this is parang purplish yung kulay niya. And lip oil ito, no? So, it moisturizes your lips as well. Ang maganda pa sa parang lip oil slash gloss, hindi siya halata. Kahit magkamali ka, ang daling tanggalin. Katulad kapag, ayan, oh, nagkamali na ako. O, okay, tingnan. Urayin ko lang siya, tanggal. Yan, super mura nito. And then, ano siya, ha? Buildable. Ayan. Yan na. Yan na ang aking makeup for the day. Sana may natutunan kayo. Inspire lang ako ng mag-makeup. So, I figured why not share it to the mass. Charot. Kala mo artista. Pero anyway. Sana nagustuhan niyo yung makeup tutorial natin. And then later, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ko. Marami pong salamat. Thank you sa panonood. And see you in a while. Bye!